Basta ma-damage output mo lang habang lumilipad. Good kailangan sa goods. Mo lang ma-mark. Kailangan mo ma-mark. Yung last two picks ng Onyx okay. Philippines for the first time, Edith. And meron tayong Clint, pinag-uusapan natin na wag bibigyan ng baril. Si Oheb, kinuha ni Onyx. I like it. And dito nga, Manjin, alam ko ayaw mo to kalaban sa lane. Ang isang Clint, kung paano na-utilize ang kanyang passive masakit. And yung combo yeah. ng cast a skill and then basic, masakit to. Extra bala. Masakit, masakit. And yeah. from what I see here, Onyx will also utilize the lane pushing kung paano makapibigyan ng magandang wave sa kanilang team. Different compositions for both of the teams. Grabe naman to. Oh my glove. Nagulat ako dito sa choice ng mga teams natin. Pati din sa kanilang jersey ha. Pareha silang white dun sa intro natin. Oo. So ngayon naka-away sila parehas eh. Black away. Yung away jersey yung kinuha nila ngayon eh. A new shade of black. Sabay anong oras na rin kasi. This is game number 3. Gigil ang Onyx makabawi sa Blacklist International. But man, Blacklist still proving to everyone na sila pa rin ang dapat niyong tignan. Nasa kanila ngayon ang marka. Sila ang target ngayon ng lahat ng teams. Clint Edith last two picks ng Onyx. May masakit ang damage nila. Burst pa rin ang meron sa Onyx sa laban na to into the late game. But Blacklist International mukhang iwas pusoy and it's all about the dueling mechanics. Yes. Again, Ruby ang kanilang panghuli. Wala nang healing galing sa Blacklist. A different variant. Here we go. Dlarski versus Edward. Edward, inunahan niya na sa bush ang isang Edith. What's gonna happen here right now? Okay, so para sa Onyx for sure, ang gusto nila is mag-invade. But since etong Olus kasi kaya mag-solo, tapos eto lasong poke nila sa may mid. Low na low na agad si Hatred. So, dito maganda para sa side ng Onyx Philippines. Mm-hmm. Pero ito yung maganda sa isang Fanny. Level 2 pa lang, pwede ka nang level 1 first blood. Ay, sorry, pwede ka nang mag-early first blood. But, level 2 pa lang, pwede nang mag-level 1 first blood. Kung level 1 ang kalaban mo. Mm-hmm. Yung ano yun, ang power spikes ng isang Fanny is also dependent kung ilang steel cables ang makukonect niya. Actually, mga sasagayo dyan, parang siya nga member dito eh. Siya na nga talaga. Man, ang sarap bumalik sa mga araw na talagang pinag-aagawan lang ang Fanny at ang Gushon. Ngayon na nagbalik na siya, iiwas ang Blacklist International dito. Kailangan din nilang mag-ingat sa mga early game engagements. Kasi minsan ang mga call niyan, sige, laban mo tol, nandyan ako. Mm-hmm. Dahil mabilis talagang mag-response ang isang Fanny. But again, we shall see. That is Dlarski na nag-steal. nag-steal ng Crab Coin. Yep. Maganda din ang match-up though. Napalapit doon actually sa bandang top lane si Edward. Pulado si Edward ngayon. Tignan niyo si Kyrie, no? Naka jungle emblem siya. Mm-hmm. Typically, Festival of Blood eh. Pero yung pampabilis ng jungle. Oh. At ito na yung sinasabi natin na maagang makakakuha ng kill ang isang Fanny. Yep. Sulit yung mga gank niyan as Hatred trying to run away. Tatama yung Glooms this time. Yep. There you go. First blood, 1-1. 2-1. Make that 2-1. Ito talaga yung combo ng isang Aulus at ng isang Marky? Ruby. Kanina pa lang nakikita natin. Alam mo kung ito, no, if you're an Aulus jungle, kung i-priority mo ang attack speed, yung stacks na ito once makomplete mo lang, this is added physical penetration. Sakit yan. Yep. Ang sakit talaga yan. Hindi ka pwedeng lumapit. I think may reason din kung ba't nag-Aulus eh. Kasi once na lumapit yung Fanny, yep, bakunat yung Aulus, mm-hmm, kaya ka pang i-burst ng Aulus mismo. Yep. In Blacklist International nga lang, ginamit nila ni Kevier yung kanyang retribution para patayin si Hatred. This gives Onyx talaga yung green light para makapag-turtle. Samantala doon sa bottom lane, nanalo sa 1v1, pero tignan mo naman si Sakit ng steel cables. Cutthroat! Ultimate! Para kay Kyrie. Mabalik tayo dito sa Jungle Emblem. Talagang gustong pabilisin ni Kyrie yung kanyang pag-farm. Yep. Kung hindi nyo naitatanong, mayroong part doon yung sa unang parang tier ng Jungle Emblem, meron plus 21% damage to monsters, which includes creeps, tsaka yeah, yung mismo yeah, Lord yeah, and Turtle. So masakit yun. Mm-hmm. Mabilis talaga mag-jungle. Itong, kaso nga lang, ang problema niya na nawala sa Festival of Blood is yeah, yung pag may AoE damage siya, parang talagang sayawan na. Uh-oh. Dun siya mas mahina, dun siya yeah, mas olat. The Mage Killer Emblem right now. But man, 3-1, ang bilis ni Kyrie, level 7. Ang bilis mo naman, sir. Mukhang delikado na naman. Si Kevier, level 5 si Kevier, pare koy. May nakaw na gagawin si S1, but S1 na kung kamatayan pa ata nangyari. Earth Shatter to cancel out everything. Hatred?
As Oheb ngayon ay namumula. Oheb, pumapalag na lang pero may double shot ba si Marquis? Isa pang double shot, hindi na abot. Kamuntikan pa si Oheb pero may outlay na siyang ginawa. Exactly, nice. That was a good position of Oheb to take control of that kill. Actually, to as a Brody user din, and Oheb actually, or the Brody hero actually, is not actually dependent on item. This is a scaling hero pwede, na pwede mo i-utilize actually as you go and take those ganks. Kaso yun nga lang, medyo mahina lang talaga yung basic attack niya. Nandahil dyan sa point mo, Francis, OSX, napifeel ko na lilipat na naman ang blacklist dito kay Oheb. Oheb ay pwedeng mag-build ng defensive item na nakikita nga natin ngayon. Yep. Ito na nga. Isang armor na agad to counter out the crits. Dreadnought, no? Oo, tapos reset. Mukhang magda-damage output na siya dito. So, all eyes on Oheb na naman since na-delay si Kivier. The Filipino sniper. Ang maganda dito para sa Onyx, pwede silang mag-resolve into going for the turtle. But the Lars King suplex! Basta ng value of Earth Shatter! Pero merong Aulus Charge, pero wow! Lars King, welcome to Suplex City! Ibang klase yun. Kung nakikita nyo, ha, naka-mark ng kuryente ang timing ni Dilarski sa paggamit ng overload in the next 3 seconds kasi ng isang Edith, kahit ma-utilize yun, may dagdag kuryente yun, may dagdag magic damage yun. Dagdag damage at dagdag damage. Pinatsa mo pa sa Tore. Sa Tore din. Utilizing the suplex, the onward second skill na meron ang isang Edith. So hindi rin basta-basta nakapag-duelo si Edward. Edward, known para sa talagang magagaling mag-duel, na out-duel ni Dlarski. Let's look at the Samsung Galaxy A-Series Instant Replay. Exactly. So Edward, nakakombo na siya dito eh. But gagamitin niya yung dash pero alam ni Dilar. Onward. Saktong-sakto. At alam natin mas makunat kasi ng 15% when you're under the outer third and your shield. At the same time, meron kasi siyang combo na. Yun na yun eh. Onward, combo. Susuplex mo na. Tapos inanakap mo pataas and then you also have the damage. So, wow. Yun lang yun eh. Para yung onward kasi parang mas pinadaling Johed ejector eh. Johed Eudora. Oh eh. Sabi nag-ultimate pala dinagdagan pa ng ultimate. So ang nangyayari okay. Wow. Okay, let's go back to this. Ang nangyayari ngayon is all out aggression for Onyx. Hindi man ganoon ka linis. Kasi naman, pag may funny ka naman kasi talaga, hindi naman malinis yung rotation nyo talaga. Hindi. So baka gani. Baka ganito yung ginawa ng Onyx. Okay, kanina, malinis yung mga rotation natin. Guluhin natin. Mag-funny tayo para hindi nila alam kung saan pupunta. Wow. The ski connection. Wow. Tingnan mo kung paano nila binate si Haji doon at tinrap. Teka and lang, this time, puro do. Grabe, no? Puro dalawahan. Puro tag team. Two on two lang. Ganun yung nangyari. Oheb ng gigil ngayon. Paggamit ng second skill, lumapit pero nakakil siya. Pero tignan mo, parang Beyblade si Kyrie. Wow! At ayun, si Edward susubok pa. But kay iba? Ang bilis. Ang bilis ng mga kamay. Spider Kyrie! Iba to. I would just like to comment on how Onyx is controlling the lanes kanina habang kinocalls yung mga labanan. Kanina si Esso nang pwede lang makahuli or pwede makakontrol sa isang Fanny. Kaso, dalawa ang nakabantay sa kanya sa bot lane pa lang. Oo. Yung CC na kailangan. Oop, knock-up. Oh, isa na naman. Spider Kyrie is here. 9-3. Walang nangyayari ditong malinis na direction eh. Yep. Ang gulo eh. Ang gulo. Oop. Laban kung laban. Ito yung literal na tuloy ang laban para sa Onyx Philippines. Because of this funny fic, this is the reason kung bakit binanto ng blacklist kanina, early on. Alam nila na nanakawin yung Cho at hindi nila in-expect na aagahan yung funny fic na to. Kung may One Direction, merong Onyx Direction. Yun ginulat na mismo dun. And now, kanina pa tayo sa mga One Direction na napansin ko na. Nga, kasi kanina. Pero ganun na nga ang nangyayari this time. This time, if you are Blacklist International, what's your plan? Bihira natin makita na 5K ang deficit lagi ng laban kapag kalaban mo ang Blacklist International. At this point, wala na. Tiis pogi na lang talaga. Mm-hmm. Ang storya dito para sa Blacklist International, maghintay na kanilang items. Magpakunat kaso si Baloy! Okay. Wala! Baloy 1v3! With a burst down, Baloy skin paggamit dito ng Crow. Pero ayun na naman! Spider Sting! Reset! Para kay Kyrie! Haji daw. Na kay Kyrie ang camera pare! 5-0-1! At may libre pang Lord na kukunin si na Marky!
Kyrie. Nako, kung nasa panahon ni Zapno, nasa panahon ni Nayako to. Ang dami na namang, marami na nga yung fans si Kyrie ngayon. Nadagdagan pa. Solve na solve talaga. Solve na solve talaga. Masabi ko sa Onyx, meron silang kakaibang move na ginawa doon, OSX and Manjin. Kung maalala nyo, sinipa nila, sinuplex nila doon si Eson, tapos sinipa. Parang finulon combo nila nung malapit sa turtle, around the 7 minute 20 second mark. Kaso hindi nila kinuha yung turtle afterwards. Uh-oh. So what, bakit ganun? Kasi yung spawn ng Lord after nung pinakahuling turtle ay tatagal pa. So ang gustong gawin dito ng Onyx, i-transform into the Lord, yung turtle, and now make the most out of it. Mas kukuha sila ng mas malaking part ng mapa. At sa sobrang lakas na kanila map control, si Baloyski nakipag 1v1. Ay, hindi sa pala, tatlo! Nakipag 1v1 sa tatlo! Sa tatlo! At nakakuha pa na isang kill. This is not looking good for Blacklist International as we see Onyx Philippines utilized all the timing and resources kanina. And ngayon sa sinabi pa lang ni Wolf to connect, they need to group up. They need to make time faster on their side. Because kung hindi sila magsasama-sama, may hirapan sila makukuha ng isa for Onyx Philippines. Ito na naman eh. Bumalik na naman sa game 1 early in, early out eh. Tsaka pero tignan mo si Kyrie. Ay, tignan mo yung minimap. Hatred! Oh, oh my! May backup na magagawin dito. There you go. Hatred, nasa band na loob na lang as Blacklist International will pick him off. Pero nasa band na likod si Kyrie. Nagpo-push na lang. Yung Lord mawawala na. Pasok si Edward ngayon with a missing strike. Pero last touch and Curse of the Crow as Kyrie will go with Kytrot. Hindi tumama. Hindi enough yung damage ng ultimate ni Kyrie to get that kill. Pero enough yun para maglagay ng pressure. Sabay gamit double shot pa to get the tower. Pinasive. Grabe yung pag-utilize doon ni Baloyski. Ultimate, sabay nag-connect pa yung Unity. Nakaligtas man doon ng Blacklist International where naulan sila ng pinaka-importanting tore. And the Siege minions. Or mapapabilis pa ang pag-push ngayon ng minions sa side ng Blacklist International. But looking at the player's gold, si Marky, ang ating pinakamayaman ngayon. Si Mr. Banker. Yun yung madaya. Yun talaga para sa akin. Hindi naman madaya, pero yun talaga ang isang utility na meron ang isang Clint na pwede niyang gamisin yung passive pang push. Exactly. The double shot. Oh, ito na nga. There you go. Lord! Oh! Onward once again pa sa Earth Shatter. Black Shoes ay magagamit na ni Haji. But Lar, kakaibang Lar ang nakikita natin ngayon. Napunta sa kanya yung mga brusko. Oo nga eh. Ngayon siya yung initiator para sa side ng Onyx Philippines. It's very much on point gamit yung kanilang flicker. Ang na-achieve ng Onyx Philippines doon ay pagkuha ng purple buff sa side ng Blacklist International. Bibigyan sila ngayon ng surplus ng purple buff na alam natin ay importante para sa isang Fanny. Napakasakit pa rin ng Fanny. Kahit late game, in a way, hindi mo... Kapag umabot late game at masikip yung nilalabanan nyo, mararamdaman mo pa rin yung damage ng Fanny. Ito pa mahirap eh. Kapag gumamit ka ng Wind of Nature just to counter out the physical damage, ang hirap din timingan. Mahirap. Oo. Mahirap kasi once umarkahan ka na ni Kyrie or ni Fanny, delik sa Gedli na to, pre. Kaini. Kailangan natin i-push dahil talagang masakit. Delik talaga din. Especially if you are Edward. Kaya sumabay ni Edward. Pero pag naunahan ka, talagang mahapdi eh. Kailangan makahuli. Kailangan makahuli si Eson dito. Yep, exactly. So, kailangan talaga nila ng stun. So far, ang stuns na available na solid para sa Blacklist International ay yung chain stun mula kay Eson. Yun lang eh. O kaya naman ay... Try nila yung kay Ohe pag nakakuha sila ng maganda. But we know na itong si Kyrie ay hindi basta-basta magpapahuli. At hindi ganun kadali. Huliin talaga ang isang Fanny. Yeah. Meron pa nga doon mga tricks na ginagawa na pag gumamit ka ng tamang cables ay sobrang hirap mo ma-stun. Almost impossible ka ma-stun kahit de-target na yung stun mo. And I'm pretty sure na lahat ng mga Fanny mains ngayon ay sobrang saya kasi kita nila eto na in action. MPL Season 9. Ang bagong luma mula. After ng what? 8 seasons. Fanny is a meta hero. Is back. Anako. Look at the items. Physical items lang eh. Tapos armor. Isang anti-keras. Tapos kay Kyrie isang anti-keras. Tapos lahat puro physical penetration. Here we go. Mukhang may laban dito magaganap. Tore na wala na. Onyx Philippines. Bibinyagan. Ang bagong Blacklist International. Pero Aulus Charge. Kibier niya. Galit na. Nagwawala na si Kibier. Hampasin mo. It's summer time. Sinipa si Kibier. Galit niyo ko. Sabi ni Kibier, kung wini-welcome niyo ko, welcome din. Kibier with the Aulus saving Woo! Blacklist. Woo! Sa potential loss ng game na to. MC Kevier can't touch this, pare.
Dagdag attack speed, pinagsama pa ng physical penetration yan. Isang magandang kuha doon kay Eson. Yes, siya man ang nawala, pero that was three or two members ng Onyx Philippines na pwede silang makaganti dito. They might need this Lord, but this is merely 80 seconds to go. If they can hold this, Blacklist International may pag-asa pa. Yun yung burst na inaakit nila pero onward. Atakin yun si Oheb. Pero where's the follow-up? Ayun palang darating yung follow-up na to. Uy! Mabubuhay pa ngayon. Oheb Airport. Si Oheb! Bumibay na way pero nakuna. Huli siya. Masyadong mabilis ang Fanny. Baloyski now buying the winter truncheon. This is still Onyx leading. Kamuntikan. Makabalik ang Blacklist sa laban. Pero marami pang towers ang Onyx. Mahaba-haba pa, ilang clashes pa ang kailangan ng Blacklist to get back. Natagal pa to. Napaganda na ginawa doon ni Kevier, by the way, doon sa defense nila sa base. Take note, ang Olus kasi bukod sa scaling siya with items, scaling din siya with levels. Kapag nabot mo yung level 14, maximum ultimate ka, level 3 ultimate mo, which also means ang layo ng range mo, para kang mid-range na hero na. Ganun kalayo. Tapos bukod doon, sakit din ang ulti. Yung wasiwas doon, malaki yung range eh. So, malaki talaga yung AOE mo. Yeah. One thing din na pwedeng i-consider dito sa Blacklist is, kanina yung nangyari, nahuli sila lahat ni Eson, na pag nagtabi-tabi, yung wasiwas, yung main Iraq, na sayaw na ginagawa ni Kevier, tumatama sa lahat. Mm-hmm. Yung exactly. Hammer time. Yung hammer time. Nakita naman natin, dog, I like the idea mula kay Dilarski. Hindi lang ganun ka-perfect yung initiation mula sa Onyx kasi parang, so, nakita ni Dilarski, nakita niya, si Oheb, pwede kong talunan at ginaw nga niya yun. Kaso yung sipa, palayo. Buti na lang nakakuha pa rin sila yung isang kill. Here we go. Pwestuhan. Okay, there you go. Napagamit na ng ultimate dito. Kevier still holding on to the Undying Fury this time as Kyrie. Yun ang sakit na Abyssal Mark. Kino-connect. Ang hirap din kasi kung si Oheb makita ka, there's always a window na mamarkahan ka ni Oheb. Mm-hmm. And pa rin. Though, kahit unahin mo si Oheb, naka-killing spree pa din yan. May dagdag health if ever siya mamatay una. Kapag naka-kill, makaka-outplay siya eh. I'm not sure kung meron siyang wala pang immortality. Yeah. Mm-hmm. Pero that's one good peel na pwede paalisin mo ng Onyx para makapwesto ang Blacklist International. Alam ng Blacklist na wala si Hatred. Nangunguna na ngayon si Eson. Here comes Kyrie! Not this time! Sabi ni Kevier, ako naman ang makaka-retry! Kevier and Blacklist International finally getting the lead para sa laban na to! Iba to. The double K face-off! Iba talaga! Decision-making. Yan ang naging trait ng Blacklist International. No matter what happens, kahit luging-lugi sila, nakakahanap pa rin sila ng magandang play. Look at that. Nakita nila yung kill kay Hatred. Immediately, ginaw nila yung Lord. Wala nang patumpik-tumpik pa at ngayon sila yung nakakalamang. Ate mo. Okay, tignan natin. Si Edward, nako, hindi siya ninja ngayon dahil medyo nakita siya nandito na si Kyrie. Pero wala siya mag-evil. Cutthroat na tama this time. Pero baliwala lang din yung Lord. Blacklist. After that clutch Lord attempt, ay talagang sabi ng Onyx, anong not this time? Pwede pa. It's still Onyx time para sa 16 minutes ng laban na to. Take note, Blacklist International, apat na antikiras. Kanina, tatlo yung Dreadnought armor doon. Actually, lahat sila may Dreadnought armor. Then now, apat na yung antikiras. This is a good adjustment. Alam nila kasi na yung dalawang cores ng Onyx, both Clint and Fanny, ay physical damage based. So, at skill-based din, in a way. Uh-huh. So, talagang sulit na sulit tong item to. That's why you can see na natitiis sila kahit pa paano yung initiations mula sa Onyx. Oh, may nahila dito ang isa si Eson, pero yun na nag-reset na. Okay, pasok na naman si Kyrie. Pokes are coming in. Nagpo-proc na ngayon yung mga items ng kung ano-ano man. This is now Onyx. Like what Wolf said, parehas ng kumukuna. Actually, kumukunat na rin yung Blacklist. Nakita mo yon OSX, na pre-knock na din yung mga ultimates, pero nabuhay pa yung Blacklist International. Na-mention din natin yung mga decision-making. Nanakaw ba yung purple? Nanakaw ni Baloyski. Okay. And gustong-gusto niya yan. Isa siyang mage. Mm-mm. Ito na nga yung sinasabi natin. Sa nakikita natin ngayon, Blacklist International, the only A-game na makakuha si Eson is the key to sustain the damages of Onyx Philippines. Yes. Meron ng Thunderbelt, meron na kaninang dominance ice to counter, even Kevier sustain the damage. Pero ngayon, naghihintayan kung sinong unang alma ulit. Ito na ba ang hashtag Bleed Black? Dahil clear na lamang ang Onyx dito. But can Onyx finish it? Kanina pa, nakatiking time bomb ang series na to para sa Blacklist International. Matanong ko kayo, nawawala ba yung damage output ng Fanny in the late game? Nawi-withstand ba to? Madaling sabihin na oo. Pero tingin ko kung
The answer is no. Malakas pa rin yung scaling ng isang Fanny. Pero hindi kasi yung damage yung titignan mo eh. Paano mo yung na-manage yung energy? Yeah. Kumbaga, sige, fine, masakit yung damage. Pero kung natitiis nyo ng kaunti, nauubusan nyo ng energy, eventually kaya nyo kontrolin. Hindi makakalipad. Hindi makakalipad. Hindi na nagmamatter kung may stun kayo o wala. Pag hindi na nakakalipad yung Fanny dahil wala na siyang energy, maganda rin yung scaling na kanila mga heroes. Dairoth, pati itong Olus, malakas na sa hampasan to, and you also have to look at Oheb. Okay. For Onyx, it's all about burst at yung mga outplay. Isolation play yung kailangan gawin. Pero kung full-on teamfight na banggaan, Blacklist International na makakalamang. Totoo. Scaling heroes and damage is on Blacklist right now. Kaso nga, dami sinabi ni Wolf kanina, you have to deny the passive of a Fanny, which is the air superiority. And once hindi lang siya makamark or hindi siya gumagalaw. Yeah, kasi kung iisipin mo, pwede mo siyang iyalin tulad kay Spider-Man. Tanggalin mo lang yung mga building. Hindi na makakaswing. Yun lang yun. Ganun lang kadali. Tama. Ganun lang pala yun. So, hihintayin mong maubos yung energy and then you catch him. Yep. Kasi mabagal siya maglakad eh. Mabigat yung mga metal na hawak niya. Eso? Bigat. Na sleeker? Kidding aside though, may laban na mangyayari this time. What? Immortality being pop. That is the best damage na meron. Oh, no. Ay, nako. Cutthroat plus the burst. Ang real world. Ng Edward. Ng ultimate ang pusa sa masipa. Clutch iba para kay Hatred. Sabay! Si Marky pala ay unstoppable na. Double shot to finish it off. Two heroes are down sa Blacklist International. Onyx, libreng Lord Bato. Buhay si Kev. May immortality si Kev to counter that Lord attempt. What's the plan here? What is the plan for Onyx? Judging lang doon sa kanilang pwestuhan, parang gusto nila yatang tapos ata eh. Tapusin? Gusto tapusin ito ng Onyx. Tapos ata. Uy, ginamit pa nga yung to. Uy, ginamit pa yung Torre. Uy, Loisan! Oh my G! Oh no! Ito na ba yung pagpasok ngayon ng Onyx Philippines? Pero may damage shot dito si OF this time. Nagre-regen si Kivier. Ha si Aji. Napagamit na ng Black Shoes. Depends ang Blacklist. Ooh. Hashtag bleed black. Uy, teka lang. Still alive. Immortality lang yun. At might be a bad decision mula sa Onyx. Bigla silang nawala ng control dahil Boy na, course. Pwedeng i-go na Black Shoes. May conceal! Oh my G! Jit Kundo out. Para kay Hatred. Oh. Yun yung mga calls na kapag nagbaback talaga yung kalaban mo coming in from a push, kailangan mong ipwesto. Kailangan mo talagang i-kill. This time may reset na mangyayari. Walang nakuha yung Onyx doon sa 2 kills na yun. Kakaibang decision mo sa Onyx. They could have gotten for the Lord. 18-minute Lord yun, ha? Oo. Oh, sayang yun. Actually, kanina, I just want to point out, Oheb kanina habang kiniklear niya, yung minion waves or papasok ang Onyx Philippines, kumuha siya. Nakita ko to ulit. Ngayon ko natin ito ulit, actually, yung item na to. Rose Gold Meteor. Meteor. Okay. Just to defend. Para lang talaga mabuhay. Sinipa si Oheb. Okay. Sipa ngayon kay Oheb. May burst naman gagaling dito sa Feather Airstrike ni Baloyski, pero medyo malayo na. Wala na rin makukuha dito si Kyrie. As Blacklist International baiting out specific skills, specifically ultimates, para sa side ng Onyx. Binaburn out nilang Onyx. Edward na naman, Abyssum Strike coming in. But still, it's still Onyx na nagdidikta ng Lord Attempt. Oh my goodness. Nasa kanila din yung Lito side. Ibang klaseng high stakes gaming to. Hirap nito. Ladies and gentlemen, just the first series ng MPL Season 9. Kaka-open pa lang ng season. Kaka-bukas pa lang. May season. Meron pa tayong next series though. Here we go. Tabi-tabi ang Blacklist International. May capability mag-split ang Onyx because of this Fanny. Pero nagiging careful na onward. Pero bursted! Si Eson! Welcome back, sabi ni Dlarski! Is this a free Lord? Hatred. Hatred. Dumedepensa ngayon si Edward sa bot. Ang call ng Blacklist ay back. Back nga ba? Lalaban ba nandito si Aji? Uy. The new captain, KDA Machine, no! Kyrie will get the Lord. Ito na ba ang final push? Disiplina kay Blacklist, hindi nag-attempt or hindi muna doon gumamit ng extra measures. But now Onyx Philippines has the right or even has the momentum to even finish this game. Kaso ngayon, wow! They're trying to gain control of the lanes para hindi magkaroon ng any problem on the split. Pero ngayon, they're trying to cage in Blacklist International with this Luminous Lord. Ito na ata. Perfect pick-off. Ako. The best pick-off that you can get. Eson Esports
mabubuhay pa lang. Knockups coming in, or chatter. Ayun na naman yung Lilward Manila. Ay, nako. Yung feathered airstrike pala yun. Pero nako, yung first damage market doon sa panang gilid. First kill, recoil in. Sabay, nako po. Flicker out. Sabay, double shot, double shot, double shot. At mukhang tinatapos na ng Lord ngayon yung base. Wala nang magagawa pa ba ang blacklist. Isang minuto para sa kanilang makamunan. Haji and OF still alive. OF, oy! OF, with a burst! Pero code has been broken. Onik ngayon ang makakakuha ng unang panalo against the M3 champions, Blacklist International. Panahon ng Onik Philippines. The discipline, the new approach on how to finish the game. Yung gutom. Ito na yung sinasabi natin kanina pa. Anong oras na rin kasi. Anong oras na rin kasi. Finally, naging effective yung Fanny Pick. Spider Kyrie. Di ako makahinga doon. Ginulo nila yung Blacklist. It was a different game. Yep. Unlike game 1, game 2, na meron tayong sinusundan na method, may sinusundan tayong timings. Yep. Kapag may Fanny sa isang game, wala, hindi nag-i-exist yung lahat. Yep. Kasi lahat yun, napapabilis because of the steel cables. And I'm gonna have to give it to Blacklist International. Ang laki nung kanilang hinabol dun sa game na yun. Pero dahil sa kanilang decision making at dun sa parang yung, I would say yung coordination nila eh. Lalong-lalo na sa pagbasa ng mapa. Tingin ko this is something that Blacklist International, natalo man sila dun sa series na yun, pwede mong sabihin na hindi eh, malakas pa rin talaga ang Blacklist. Meron eh, meron. You gotta eh. Have to say, the decision making was there. Now, nagkaroon lang talaga ng slip-ups dun sa bandang dulo. Nakita natin, tumalon bigla si Eson out of nowhere. Binigyan siya ng Onik Philippines. And then, biglang si Edward din tumalon. And then, handa yung Onik Philippines for the defense. And si Hatred, nasipa siya with the perfect timing. Gamit din yung the TikTok play na Way of the Dragon, nasipa. Way of the Dragon, das flicker out. Flicker, you can see. Pero yung Onik, biglang may kakaibang play din sa dulo.